Kaunti pa rin ang measles outbreak sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kasama natin ngayon sa studio si DOH Spokesman Assistant Secretary Eric Tayag. Siya rin po ang director ng National Epidemiology Center. Asek, good morning uli. Good morning, Egan. Okay, nagdeklara na ang DOH ng measles outbreak sa ilang lugar sa Metro Manila, Asek. Ang tanong eh, ba't ho nagkaroon ng outbreak? Eh gayong ito naman eh pwede mapigilan kung naging regular lang yung kampanya natin sa bakuna sa measles. Ayan. Alam mo, sa tigdas o misa sa Egan, kailangan mataas yung vaccine coverage natin. Okay. Ngayon, ang nangyayari, yan ang tinatawag natin cyclical accumulation ng susceptibles. Paliliwanag ko. Halimbawa, 90% yung vaccine coverage, mataas yan. Ibig sabihin niya, may 10% pa rin hindi nabakunahan. Okay. So, halimbawa, may 1 million tayong bata. 10% on 100,000. After 5 years, 500,000 kagad yan. Dahil wala nakahawa. Oo. After 5 years, yung hindi nabakunahan when they were less than 1 year, 5 taon na yan. Mm-hmm. 4 taon, 3 taon. Sila ngayon ang nagkakatigdas. So ngayon, ilan yung porsyento ng vaccination program ng DOH sa measles? Depende sa lugar. May mga lugar na nasa 90%, may mga lugar 60%, at iba-ibang dahilan dyan. May mga lugar, pero ang importante dito, Egan, sinigurado ng Department of Health na yung bakunang dapat bilhin, nabili, at yun ay pinamahagi na sa mga pamahalaang lokal. Mm-hmm. Nasa mga pamahalaang lokal po kasi ang pagpapatupad ng immunization program. Kasama so, rito, halimbawa, nakalimutan ng magulang. Okay. O kaya lumipat ng lugar, walang record. Pero so, libre ito, di ba? Libre sa mga health centers. So, anong initial yung observation dito, ba't nagkaroon ng outbreak sa ilang lugar? Mababa yung vaccine coverage ng mga nakalipas. So may pananagutan yung local government? Sinisingil sila ngayon. So, makokontrol pa ba natin to, Asek? Ah, pwede. Makoconfine pa rin ito? Oo, pwede. Ang ginagawa ngayon ng Department of Health, ang aming kalihim nga, pinatawag yung mga inuna na namin, yung mga city health officers sa National Capital Region. Magkakaroon ng usapin mamaya at alamin yung mga sitwasyon sa kanilang mga lugar at tatahakin kung paano po makokontain ang outbreak. Sapagkat, siguro tatakbo ng mga isa, dalawang buwan bago bumaba ka. Pwede ba natin sabihin na libre yung bakuna, hindi lang nabakunahan? Ganun ba? Ito yung sasabihin natin. Natumbok mo, Egan. Vaccines do not save lives. Okay. Vaccination saves lives. Ibig sabihin nun, kahit na ubili namin lahat ng bakuna na kakailanganin, hanggat hindi po na ibibigay sa mga bata, halimbawa sa measles, iniksyon, hindi po tayo makaka... Eh, ba't hindi na ibigay nga? Maraming dahilan, Egan. Okay. Yung karaniwan, yung mga magulang, halimbawa may konting sipon yung bata, hindi na nila dadaling kagad sa health center. Kasi na, may mga maling paniniwala at pag may sakit, bawal bakunahan. Bawal bakunahan. Yung iba naman, may mga health center. So ngayon, may sakit, pwede bakunahan, ha? Yung, depende. Pag, kung mild lang, pwede. Pero kung talagang, alba, kinukumbusyo, mataas yung lagnat, hindi pwede yun. So, ilang porsyento nga ngayon ang nabakunahan? Pwedeng wala pa sa lugar na may... Dito sa mga lugar, ibig sabihin niya, mababa yung vaccine coverage nila. Okay. Ang akala namin, nung bata kami, ang tigdas ay pagtag-init. Hindi ho ba? Bakit ngayon ay taglamig nagkaroon ng outbreak? Ano bang edukasyon dyan? Yung measles virus, tuwing sa mga buwan ng taglamig siya, nag-uumpisang kumakat. Taglamig talaga? Okay. At kaya lang natin napapansin yung tag-araw sapagkat marami na yung nahawa. Sa kada isang bata na may tigdas, hanggang 18 ang pwedeng mahawa, Egan. Okay. Kahit tayo may mga edad? Yung mga may edad, depende kung ikaw nagkatigdas na nung bata ka pa. Hindi na. Hindi na. Okay. Kung ikaw ay nabakunahan, hindi na. Sapagkat kung nagkatigdas ka, nabakunahan ka, lifelong ang immunity. Ah, ganun pala yun, ano? Okay, yung expiration daw ng mga bakuna, yung mga binigay kailan kayo nagbigay ng supply? Ay, mga bakuna namin ho ay sinisiguro namin na hindi expired. Okay. At, hanggang kailan yung expiration nun? Kami hindi kami tumatanggap ng bakuna na within 6 months may expiry na. Sapagkat, andun pa rin sa mga health center yun? Oo, fresh na fresh yan. Ito ngayon ang sisti dyan. Sapagkat kailangan nasa refrigerator siya. Pag yan kasi naaarawan, nababawasan na ng bisa. Parang wala akong nakitang health center na may pag nabawasan na refrigerator. Niya, pag nabawasan, alibaba, binuksan na yung vial ng tin. Good for 10 children yun eh.
So, pag binuksan yon, dapat maubos na yon. Dali lang palang gamutin ah. At kung hindi maubos, hindi na pwedeng gamitin yon. Ah, okay. Ngayon, ang tinitingnan pa namin Igan dito, baka may mga health center tayo na nanginayang buksan yon. Bakit? Eh kasi good for 10 yon. Eh may pumunta, halimbawa isa lang. Baka... Eh naghihintay na para may kasamang babakunan. Sayang laman. Hindi sa sayang naman. Hindi na muna bakunahin yung bata. Hindi uuwi na naman yung nanay. So tatama rin bumalik. Kasi kung kailan pumunta, hindi mo naman binigyan ng bakuna. Not for sale naman yun. Not for sale. Baka naman. Not for sale. Yeah. Although nakarating sa amin, may mga donation na hinihingi. Yan po ay sa mga sa pamalang lokal, siguro sa konting bulak na ginagamit nila. Okay. Pero yan po ay hindi naman pangkalahatan. So ngayon, Asek, anong sitwasyon natin ngayon? Nangangamba yung magulang na nanonood ngayon, no? Papapasukin pa nila. Marami nakakaligtas sa tigdas. Ang mga dapat dalhin sa ospital, yung mga wala pa isang taong gulang, lalo na kung 6 months, 7 months, 8 months. Mm-hmm. Pangalawa, yung mga malnourished. Hmm. Pangatlo, yung nagtatae, baka ma-dehydrate. Hmm. Yung hirap ng humina, mabilis yung hininga. Pag less than 5, more than 40 per minute, dali nyo na sa ospital yan. Okay. Kung wala kayong mapag-iiwan sa bahay at kayo ay isang nanay na nagtatrabaho, kumakayod, huwag nyo ipagbibilin. Eh, pwede ba magpatingin muna kayo? Kahit man lang sa health center, hindi naman ho lahat ng may tigdas ay magkakaroon ng komplikasyon. Mm-hmm. Ang meron lang po yung malnourished sapagkat nagkakaroon sila ng vitamin A deficiency. Mm-hmm. Na kuminsan, dahilan yun ng pagkabulag, bronchopneumonia na nakamamatay at saka dehydration. Yung iba nagkakaroon pa ng encephalitis, nagkukumbulsyon. Ilang araw ba gamutan ito, Asek? Ito ay kuminsan tumatagal ng isang linggo sa ospital. Yung mga komplikado. Yung iba naman, pag lumabas na yung rashes, siya naman baba ng lagnat. Mm-hmm. So mga 4 na araw lang yun, 5 araw. Basta pinapakain natin yung may mga singaw yan eh. So kailangan talagang marunong ka mag-alaga ng batang may tigdas. So ito yung mga sitwasyon na dapat palang naiwasan, no? Kung kumilos lang ang dapat kumilos. Kung nabakunahan, hindi mangyayari. Kaya nga naglabas ang Department of Health, aming kalim ng public advisory, tama-tama, di ba, pumasok yung mga bata ron. Mm. Yung mga magulang, sana hindi na nila pinapasok yung mga batang may lagnat. O kaya yung merong tinatawag nating triad, ano na yan? Ibig sabihin eh, namumuro na baka tigdas siya, pamumulan ng mata, sipon, at saka ubo, plus lagnat, kahit wala pang rashes, baka tigdas po yan. Importante po maintindihan yan sapagkat ang batang may tigdas, pwede nang makahawa bago pa lumabas yung rashes. Yung rashes. Okay, naku, marami tayong natutunan. Maraming salamat po, Asek. Maraming salamat. Mga nanay po, pabakunan nyo na po yung mga bata. Pagbukas ng health center, libre po ang mga bakuna kontra tigdas. DOH spokesman Asek Eric Tayag.